Good morning, everyone. Welcome to my learning channel, Sir Fox Learning Channel. At kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-hit ang subscription button at ang notification bell all para updated ka sa mga susunod kong videos. Sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ang module number 2 ng Psychological First Aid for Senior High School. Ito po ay patungkol po sa calming down and managing one's emotional and thoughts. Calming down and managing one's emotions and thoughts. Last time, we have discussed the how to manage our feelings and how to control our reactions. And as what I've said, it depends kung paano tayo ipinamulat or paano tayo pinalaki. We have our own upbringings, right? So based on that upbringing that we had at our home, sa ating mga tahanan, actually isang malaking factor po yan bakit ganyan yung reactions mo sa bawat sitwasyon. Like for example, yung nararanasan natin ngayon na pandemic. And therefore, dahil yan ay factors, ang tendency kung paano nag-react yung mga kasama mo sa bahay, eventually, ganun din yung nagiging result, yung nagiging reaction mo rin sa mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin. And as what I've said, isa sa pinaka-best, isa sa pinaka-magandang dapat gawin para ma-manage po natin, ma-control po natin yung ating mga emotions is to entrust the situation, everything to our Heavenly Creator. Okay? Why? Because He is in control of everything. No doubt of that. I don't know kung nagda-doubt ka na siya yung may control sa lahat. He knows what is happening. And kung ano man yung nangyayari right now, nakatala po yan sa kanyang mga salita. Isa po yan sa mga basis that he's coming back soon. Therefore, establish your life in Him. Dapat establish mo yung buhay mo sa Kanya para yung mga nararamdaman mo mawala. Kasi yung nararamdaman mo, sometimes, binibuild up natin eh. Hayaan natin na alisin yan ng Panginoon kung ipagkakatiwala po natin yan sa Panginoon. And trust everything up to Him for you to control, because sabi ni Paul, it is Him which worketh in us both to will and to do His good pleasure. Sabi niya sa 2 Timothy 3:16. Kaya, para ma-manage mo yung sarili mo, yung reactions mo, put Him first before anything else. Now, this day, I would like to talk about calming down and managing one's emotional thoughts. So, paano nga ba natin kinakalma yung sarili po natin? Paano nga ba natin minamanage yung mga nararamdaman po natin? Sometimes, pinaka-worst case po nito, yung kinikitil yung sarili, yung buhay po natin. O pinababayaan po natin yung ating buhay. So, importante na ma-manage po natin yung ating emotions, yung ating mga thoughts. Minsan, kapag emotional po tayo, ang tendency ay ang, kung ano yung naiisip natin, yun lagi yung tama. Nagiging self-centered po tayo. So, hindi tayo marunong makinig sa mga instructions, advices ng mga taong nasa paligid natin na nagpapakita ng pagmamahal sa atin. And that, what happens?
nawawala po tayo sa ng focus sa mga ginagawa po natin. Naisip natin na wala na tayong chance to live a better life out of the situation that we are facing right now. So, calming down and managing one's emotional thoughts. Paano nga ba natin kakalmahin yung ating mga sarili? This topic or module aims to identify some positive ways to manage one's emotions. So, alamin natin ano nga ba yung mga positive ways para ma-manage po natin yung mga emotions po natin. Because of the worst situations, worst na mga pinagdaanan po natin, lalo na sa edad ninyo, age of adolescence, masyado kayong self-centered po dyan. For you, kung ano yung nasa isip mo is right. Kung ano yung gusto mong gawin, that's right. Never, bihira lang yung nakikinig sa instructions ng mga taong nasa paligid natin. Excuse me po. Next is, this module also aims to practice calming down using a relaxation exercise. Kaya sa module na to, mag-i-exercise po tayo. Ano ba yung dapat mong gawin para kumalma ka? Di ba? So, gagawin po natin yan ngayon. Be able to practice reframing one's thought. So, madalas kasi, nega lagi yung ating reaction sa mga thoughts ng ibang tao, lalo na yung mga nasa paligid natin. Or nag-chat, nag-PM, nakita mo sa social media post. Sometimes, negative agad yung ating reactions. So, pag-aaralan po natin yan ngayon, paano natin i-reframe yung sarili po natin para maging maayos yung tingin po natin for that. Okay? Ang gagamitin lang po natin dito, since ito po ay asynchronous, again, gagamit po kayo ng mga answer sheets, gawin nyo na lang po in a form of journal. You can use, but it's up to you, how will you design your own journal. You can use with paper, basta pagandahin mo na lang. And then, syempre, isasama po natin yan sa pagbasa ng inyong mga outputs pag kumuha po kayo ng modules sa susunod na kuhanan po ng modules or learning activity sheets. Okay? Ilalagay po ninyo sa inyong mga envelope para makulect ko at magather ko lahat ng mga outputs po ninyo. Okay? So far, based on what we have done last time, about your reactions, diba, nag-map tayo about your reactions to the pandemic or any disasters or situation na pinagdadaanan nyo ngayon, ano yung na-realize? Ano ba yung naging realization nyo dun sa ginawa po nating mapping? So, this morning, we have two activities na gagawin. Activity 1 is all about recalling of those feelings na isinulat mo kahapon. Sabi po dito, since yesterday, you are asked to identify the different reactions and feelings towards the pandemic or any type of stressful situation that you have experienced recently. Now, you must recall that, you will recall that feelings or those feelings. And then, today, ang gagawin ninyo is to talk about some ways to help you manage your feeling. So, gagawin naman ninyo is yung mga bagay, pag-usapan natin yung mga bagay na pwede makapagkalma sa mga feelings na naramdaman nyo during that situation para in case na dumaan man ulit po tayo sa ganong sitwasyon, you are already prepared
para mapagtagumpayan yung sitwasyon na yan, yung emotion na yan. So, you will recall those, since handen yung pa naman yung inyong output, pabalikan nyo lang, tapos isipin mo, ano ba yung mga bagay na pwedeng mapagpakalma sa akin sa ganitong sitwasyon. Okay? Later, we will discuss some tips kung paano nga ba natin mapapakalma yung sarili po natin. That's for activity number one. And definitely, those actions, anuman po yung mga naisip nyong paraan, will help you feel better. Diba? Ako, kung si Sir Pax, yung tatanungin nyo, Sir Pax, paano mo ba pinapakalma yung sarili mo? Kapag sa mga sitwasyon na katulad nito, may pandemic po tayo. Ako po, always kalmado naman po talaga ako sa mga nakakilala po sa akin. Kalmado lang po lagi ako. Ang tendency lang po sa akin, ang hindi kumakalma sa akin yung internal organs. So most likely, kapag stressful yung situation ko, bumibigay yung chan ko, sumasakit. Pero, outwardly, I'm very calm. So, yung tipong, yung mga kasamahan mo sa trabaho ay aligagana sa mga ginagawa nila, pero ako, calm pa rin. So, that's how calm me. Pero, isa sa mga technique ko and tips na pwede kong ibigay sa inyo, paano ko ba pinapakalma yung sarili ko? Una, I talk to God. Kinakausap ko ang Panginoon, Lord. I know my strength is not enough to manage the situation, to manage my feeling or my emotions. I entrust this unto you because I know I can do all things through you that gives me strength. So, pinagkakatiwala ko sa Panginoon yung lahat ng mga yung sitwasyon na pinagdadaanan ko. And, aside from that, iniisip ko yung positive result ng sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Ano ba yung gustong iparating ng Panginoon sa sitwasyon na to? So, ganun. Yun yung ginagawa ni Sir Pax. But, it's as what I've said, depende po kasi sa upbringing po natin yan. Paano nga ba natin ano nga ba itinuro sa atin ng ating mga parents pagdating sa mga ganong scenarios. So, kung ako, I always ask and communicate to God those situations that I am experiencing. And in that, by the grace of God, I know He holds my tomorrow, He holds my day, and He is in control of everything about me. So, after identifying kung ano yung pwede nyong gawing paraan para kumalmahin yung sarili nyo, second activity, or activity number 4, ay number 2 rather, second activity nga eh, activity number 2. So, ito yung mga gagawin ninyo. Habang ginagawa nyo yung activity number 1, gagawin nyo yung activity number 2. So, meron pa ako ditong tatlong three suggestions. Ito po ay hindi ko personal na suggestion. Ito po ay galing po sa module number 2 po ninyo. Page 29 to 30, you can refer that to your modules, printed modules. Sabi po dyan, suggestion number 1, count backwards. Count backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. If you feel that you are getting more upset or stressed or anxious or nervous, count backward. You can ask to be excused or you can just close your eyes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, that's the first suggestion. And then, what else? Count backwards from 10 to 1.
until 1. And while doing so, while you are counting backwards, focus on your breathing and tell yourself to calm down. Let us try it together like this. 10. 9, 8, 7, 6, 5, calm down, Sir Fox, 4, 3, kaya mo yan, 2, 1, kaya nga, oh, diba gagawin mo yan. Okay, that's suggestion number 1. Suggestion number 2, senses check. 3, 2, 1, senses check. So, paano yung gagawin? In this method, you will quickly name 3 things you can see around you. Magbabanggit ka ng 3 bagay na nasa paligid mo. Okay? 3 things around you. And 2 things you can feel and 1 thing you can hear. 2 things you can feel and 1 thing kung ano yung naririnig mo. So, halimbawa, si Sir Pax, for suggestion number 2, cell phone, laptop, and cabinet. Kasi nasa room ako. Nasa room ako ngayon. Namin. And then, I feel the air of electric fan. I feel the bright. I feel? Wala naman, di naman feel yung brightness. Asa ganun. And then, ano yung naririnig ko? Yung tunog ng electric fan. So, that's suggestion number 2. Okay? So, while doing that, breath in and out 5 times, but every time you do so, you add 1 more second to each inhale and 1 more second to exhale. So, bed, laptop, cell phone. I feel the electric fan air. And I hear it. Okay? That's it. That's suggestion number 2. And suggestion number 3, this means that refrain. Ang title po ng suggestion number 3 is refrain. This means that a feeling usually comes from a thought, and when we can change or reframe a thought. When we can change how we feel, for example, I feel angry because my mother called me lazy. Napakatamad mo, kaya nagpanting yung teng mo. Minit lagi, nagalit ka, nainis ka, nagdabog ka. Okay? So, how will you reframe your feeling that moment? So, ganito yung gagawin. I think my mother called me that way because she does not see me working hard, or maybe because she is just really unfair all the time. So, isipin mo, bakit niya ba sinabi sa akin yan ni mami, ni mama? Isipin mo rin, tama ba yung ginagawa ko? Yung ginagawa ko ngayon? Tama ba yung pinapakita kong output sa parent ko? So, I can reframe that by saying, my mother is just very stressed and tired tonight. So, ganun. Isipin mo rin, bakit nga ba nasabi yan ni nanay sa akin? So, isipin mo rin yung kalagayan ng nanay mo. Bakit madalas siyang nagagalit sa'yo? Pinagsasabihan ka ng kung anong masasakit na salita. Isipin mo rin, saan siya humuhugot? So, that's how you reframe. And then, she does not mean what she says. O, minsan, ganun talaga yung mga nanay. Kung ano yung nabibitawan nilang salita, hindi nila actually sinasadya. Kaya madalas, at the end of the day, they feel so sorry. So, naranasan nyo na ba? O, na-actuhan nyo na ba yung nanay nyo na umiiyak
after na nagalit sa inyo. That's how they are. Ayaw lang nila ipakita yung soft side nila sometimes. Madalas ang ipinapakita nila yung strong side. Diba? Pero behind that strong side is their soft side. Andun yung umiiyak sila kasi ayaw naman talaga nilang gawin o sabihin yung mga nabanggit nilang salita sa inyo. Sometimes that's how or yun yung way nila, that's their way to motivate you or to encourage you to do so. So, that's how you refrain. Hindi lang yung sarili mo lagi yung isipin mo. Yun nga lang, kagaya ng sinasabi ko, sabi sa pag-aaral, yung mga edad ninyo ngayon, yun yung tipong ang tinitingnan nyo lagi yung nararamdaman nyo yung sarili nyo. Okay? Kasi yun yung nasa age kayong ganun. Pero, para maibsan, kung gusto mo talagang maibsan, ma-reframe, ma-manage yung nararamdaman mong hindi maganda, we have to reframe that. Okay? So, katulad nyan, sinubukan mong pumunta sa school para kumuha ng module. Alam mo na hindi dapat dahil underage ka, below 21 yung edad mo. Hindi ka ngayon pinapasok ng school. And what will you feel? Siyempre, mainis ka. Nag-effort ka na pumunta, naglakad ka ng malayo, or gumastos ka na masahe ka, pero pagdating doon, hindi ka pinapasok, hindi ka pinadala. Bakit ginawa sa akin yun? Magagalit ka, di ba? Paano mo i-reframe yung sarili mo? Isipin mo, tama ba yung ginawa ko? Para sa'yo, for sure, tama. Kasi nag-effort ka eh. Pero technically, hindi ka sumunod sa rules ng IATF. Ang school, ang government ay nag-iingat lang sa'yo. So that's how you reframe. Kaya, para kumalkama ka, huwag mo nang gawin. Yung isipin mo yun, kung tama ba o mali yung ginawa mo. Okay? So by reframing the thought, you have to change the way you feel about the situation. So you have to change it, the way you feel about the situation. By reframing kung ano yung iniisip mo. Minsan kasi, negative lang tayo mag-isip. Isipin natin yung other side of the situation lagi. Think better before judging the situation. Okay. To analyze this activity or this lesson sa ating module, now what do you feel after what we have done for this activities that the module is suggesting to you? What do you feel right now? What do you think was the point of this activity? Sa tingin mo, ano ba yung point ng ginawa po natin ito? Can you compare how you feel right with how you felt before? Can you compare how you felt right now and then before? May difference ba? Starting the time na ginawa po natin yung relaxation activity. If I will ask you to scale the from 1 to 5, 5 is being highest and 1 is the lowest. Now, how will you rate the level of stress before and after stared with the exercise? Paano mo i-rate? Ano ngayon yung rate na ng level of stress na meron ka before and after? Did the level change? Nakatulong ba yung ginawa po nating exercise? I hope so. So, lastly, paano ba natin i-apply itong bago po nating natutunan sa ating daily life? So, madali lang. So, what I've said, every time na you come into a situation na you feel like you're so stressed, reframe that. Isipin mo, bakit nga ba ako na-stress? Bakit ganyan yung sinabi niya sa akin? Okay?
Okay? Ano ba, yung pandemic, na-stress ka dahil limited yung nagagawa mo because of the pandemic. Isipin mo na rin yung impact nun. Ano ba yung nagawa ng pandemic sa buhay namin as a family? Andiyan yung nagkaroon kayo ng maraming bonding as family, nakasama mo lagi yung mga kapatid mo, parents mo sa buong maghapon for 6 months, at nalinis nyo yung bahay ninyo, naayos nyo, di ba? Nagtanim kayo ng halaman, napaganda nyo yung surroundings ninyo. Yung mga ganun, simple na di nyo nagagawa nung wala pang pandemic, pero because of nandiyan kayo lahat, nagawa nyo yung mga bagay na yan. Okay? So, again, si Sir Fox, kung ang tatanungin ay si Sir Fox, kagaya ng sinabi ko kanina, paano nga ba kinakalma ni Sir Fox yung kanyang sarili sa mga bagay-bagay na nakaka-stress? As I always pray to God na He may enable me to calm down myself at hindi mag-react agad. Ganun lagi ako, iniisip ko yung bibitawang kong salita. Kung halimbawa magre-react man ako, isipin ko kung yung reaction ko ba ay makakabuti o hindi sa akin o dun sa kapwa ko. So, ganun lagi. And then, in there, by the grace of God, I can manage my emotions and thoughts. So, that's all for today. Thank you and God bless.